Sa aklat ng mga awit. Si Yahweh ang pinili ng hari. Sinabi ni Yahweh, sa hari ko at Panginoon na upo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo.
Nagmula sa dakong ay pinalawak ko. Palawakin niya ang lupang lupain iyang sakot. At lahat ng kaaway sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Sasahan ang matla kung dumating ang panahon. Lusubin ka ng kaaway mula sa mga punto. Lalabas at sasamahan pa sa mga kabataan. Si Yahweh ay may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kong saserdote na hindi na mawawa. Hindi na wawas sa akin. Si Yahweh ay naroroon na kaupo sa kanan niya at pag-upo ay nagalit. Ang lahat ng mga hari ay siyak na malulupo. Siya'y hukom na mahatol sa lahat ng bansa, laban ng walang hukma. Marami ang malalakas sa pakat. Ang mga hari lulupitin niya ang lahat. Sa batis ng lansangan, itong hari ay iinom at sisigla ang katawan. Talakas ang tataglayin matatamo ang tagumpay ang salita ng Diyos. Ang unang pagbasa sa aklat na Pedro tungkol sa kaligtasan ito. Manusin at siya sa ating kukuli ang mga pangalitang. Profeta. Ang umuwala sa karoon na ito nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyari. Ang panahon ito ay tumutukoy sa Espiritu Kristo na
na suma sa kanila ng paunang pahayag sa kanila ang hirap na itisin ni Kristo at ang pangaral na tatamuhin ng kanilang ipahayag ang mga katotohanan sa ipanawa sa kanila ng Diyos na ang ginawa nila ay sa napakinabangan hindi sa kanila at mga katotohanan sa kanila para ninyo Diyos ngayon sa mga nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo tinugo sa kanila buhat sa langit ang mga kasatuhanan ito ay pinanabikang maunawaan maging ang mga anghel sa langit ang salita ng mga salamat sa Diyos salamat ang Ebanghelyo sa Sulat ni Marcos. Then, subintin Diyos ang lalaking mayaman. Nang pinalis ni Jesus ang isang Jesus ay may isang lalaking patakong lumot sa harapan niya at tinatong, mabuting guro, ano ba ang dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit po ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsinungaling sa iyong pagsakit. Huwag kang magdadaya, igala mo ang iyong ama at ina. Ituro, guru, sabi sa lalaki ang lahat po na iyang. Ang lahat po ito ay tinubuhat ko na mula pa sa aking pagkapata. Nabilin siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay na ang kulang sa iyo. Mayo ka at pagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay mo sa duka ang pinagbili at magkaroon ka ng kayamanan. Pagkatapos ng mapis, bumalik ka at dumalik sa ako. Na manglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot sa kumalit sapagat siya ay napakayaman ang salita na Lord, marami pong salamat Thank you.
so may prayer to God and in His image renew my life. Oh, takes your thank you for your desire. And me, the young man, abide, oh Lord. Never cease to move or move in me. God, I might abide, oh Lord. Abide, oh Lord. If I might, we can alone in day. So abide, oh Lord. Abide, oh Lord. Never cease to be your holy king. That I might abide, oh Lord. Abide, oh Lord. Let me my eternal loving day. So abide, oh Lord, abide, oh Lord, never cease to me, nor hope in me, and I might abide, oh Lord, abide, oh Lord, be to my eternal home in day. Langit kasambahin ang alam mo. Mapa sa amin ang kaharian mo sa dinanggog mo. Dito sa lupa para sa langit sa mga higyan mo kami na araw-araw. Patawarin mo kami sa mga sala para nagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulog sa tungkol na diyan sa mga sa lahat ng kasamahan. Aba, Ginoong Maria na puno ng gratya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala naman yung anak na siya. Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mga daya. Luwala at isama sa anak sa Espiritu Santo, kapara sa nauna ngayon magpasawala ng gana. O Isus, kung patawarin mo kami sa aming kasala, dahil mo ang sala, ang mga kaluluwa sa turno, dalhin mo sa langit, lahat na sa mga nangailangan kayo, tulong at ako. I believe in God, the Father Almighty, the Creator of the world. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, was conceived by the power of the Holy Spirit. Born of Virgin Mary, sa Padre, conceived by the Holy Spirit. He descended to the depths of the earth. Kasi hindi dito rin ang the Father Almighty, the Father. Ama, Ama, pertawat po, persen.
So ang Bible ay aklat sa lahat ng aklat. Ang Bible ay buhay na salita ng Diyos. Ang Bible ay nakatagong yaman sa Diyos. Ang Bible ay pag-ibig ng Diyos. Pag hawak mo na ng Bible, huwag mo. Ipikit yung mata mo. Sabihin mo kung anong nakita. Kung wala, okay lang. Ama, patawad po. Hindi ka madam mo. Pag hawak mo ng Bible, para bang kinakanilong ka niya? Meron na? Wala. Kasi mahal tayo pero, di ba? Itong Bible, no? Ay, a living word of God. Tinan mo yung Bible ako ko sa ulo? So, say, ibig yung mata mo. Nakita mo yung Bible nasa, ngayon sa ulo, di ba? Ibig mo sa, yung nandong nasa pa mo ngayon? Lord, namin kong salamat. Sa pagmamahal mo, walang hanggan. Turo mo sa amin na lahat ng gawin namin. Alang-alang sa aming kapwa at ipadayag ang kayamanan. Alam. Kahit saan kami kasama ka namin. Maraming pong salamat. Tungkol po sa gira ng Ukraine at Russia. Tingnan mo yung maraming angel na nagdadasal para magiging ngayon. Tigmaan kasi lang pa rin ngayon lalo na tumataas ang mga presyo ng abilis. Nakita mo yung nakita mo mga angel ang dami nagdadasal. Pagkalaman lang tayo ni Lord. Salamat Lord. Ang mga kapag Jesus, namin sa mga may mga matanong ang mga bata, diba? Thank you po. Lord, I do. Ito na ang nagtaharap. Stay. Sabiya. Nakay na. Hindi pa, dinner na kayo? Oo. Ang kagado pa. Ayaw ko dito, mga Kalina! Kalina! Hindi, naon? Naon? Kalina? Naon? Ha? Hindi, simula naon ba eh? Okay na, lakas na. Okay, open na po. Lord, maraming salamat. Pag-awag tayo ng Bible, parang pinakausap natin po. Nakita mo si Ama? Pag-ilag tayo ni Lord, di ba? Pag-ilag yung mata, ilagay pa yung Bible sa field mo. Tinan mo ang Bible na salitan mo? Yes, sir! Meron na? Yan ang salita ng Diyos ay buhay, mabil siya at matapang yan. Pag nagbasa tayo ng Bible, sino kausap natin? Wait. Lord, may po salamat at magandang hapon.